Alam niyo itong kamatayan. Itong kamatayan. Isang napakalaking paalaala, pangaral sa bawat isa sa atin. Lagi mo lang isipin ang kamatayan. Lagi mo lang isipin ang kamatayan. Napakalaki ng paalaala, encouragement, pangaral sa iyo dito sa mundo upang iyong mapagtanto kung ano yung layunin mo dito sa mundo upang gumaan sa iyo ang higit na pagnanais, pagmamahal sa makamundo upang makaiwas ka sa mga haram upang pagtuunan mo na lamang ng oras ay yung layunin kung bakit ka nilikha dito sa mundo. Kapag lagi mong iniisip, inaalaala ang kamatayan. Wallahi lahi. Sabi ni Ammar Ibn Yasir, isang sahabi, sabi niya, kafa bil mauti wa iva. Subhanallah. Sapat na ang kamatayan bilang pangaral. Sapat na. Ibig sabihin, ang kamatayan, kung naging panatag sa ating mga sarili, sapat na ito na pangaral sa iyong sarili upang magpursige sa paggawa ng kabutihan at iwasan ang mga haram na gawain. Tingnan nyo ngayon sa panahon natin ngayon. Panahon na social media. Tingnan nyo ang realidad ng buhay. Social media, Facebook o ano pa man. Nakikita natin ngayon, mga kapatid, dumadaan sa atin sa Facebook o naririnig natin, nakikita natin na pumapanaw si fulan, namamatay si fulan, kamag-anak man natin, kaibigan o hindi kakilala. Dumadaan sa atin ito, subhanallah. Pero parang ang ilang, walang epekto sa kanya. Walang epekto sa kanya, subhanallah. Kapag ganito, palatandaan na mayroon kang matigas na puso, na humaling ka sa mundong ito, hindi ka nakakapag-isip, nakakapag-muni, dumadaan sa iyo yung mga taong, subhanallah, mga balitang hinggil sa taong pumapanaw. Kaibigan, kapatid, kamag-anak, o hindi kakilala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ipagduan niyo po si kapatid, bumalik na sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, subhanallah, hindi man lamang natin naisip na darating ang araw na ikaw din ang sasabihan ng ganung dua. Darating ang oras na ikaw din ang sasabihan ng inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Darating ang oras na ikaw din ang ipagduduan ng mga kapatid. Makikiramay sila hinggil sa iyo, sa iyong mga pamilya. Marahil ngayon, sumasali ka sa paghuhugas ng bangkay ng iyong kapatid. Pero darating ang oras, ikaw ang uhugasan. Marahil ngayon, nakakasali ka sa salatul janaza para sa iyong kapatid. Pero kapatid, tandaan mo darating ang oras na ikaw naman ang sasalahan ng salatul janaza. Marahil ngayon, nakakasama ka sa paghahatid sa iyong kapatid na namatay sa kanyang libingan. Darating ang oras sa ayaw at sa gusto mo, ikaw na naman ang iyahatid sa kabar, libingan at iiwanan doong mag-isa. Wallahi love you. Magmuni-muni tayo, subhanallah. Huwag tayong magpanilang sa buhay dito sa mundo. Ito yung realidad. Ito yung realidad ng buhay.
Ito yung realidad, mga kaibigan, mga kapatid. Na kailangan nating pinagmumuni-munihan. Realidad na darating at darating ito, itong mga nabanggit natin.